Sinasabi ko na nga ba niloloko mo ako eh? Sinungaling ka! Sinungaling! Minsan, kahit anong tiwala at pagmamahal ang ibigay natin sa isang tao, ay darating pa rin ang panahon na masisira at tiwala natin. Tunghayan, ang pangalawang episode ng love story na pinamagatang Love is Love. Sarap naman ito. Sino nagturo sa iyong mag-bake? Wika ni Weng habang ninanamnam niya ang banana cake na niluto ni Chef. Sagot ni Chef. Wala. Kailangan ko lang matutunan ng lahat mag-isa. Kailangan kong akuin ang trabaho ni Mami dito sa bahay. Kawawa naman kasi mga kapatid ko, diba? Hiwalay ng parents ko, college pa lang tayo, Weng. Habang nag-work si Mami, kailangan ng Mami ng mga kapatid ko, kaya ako yung pumapapel. Hirap din ako, Weng, pero kailangan kasi akong panganay, diba? Biglang natigilan si Weng sa kanyang narinig. Naisip niya lahat ng maling paniniwala niya at ang padahong tiniis niya si Jeff. Wika ni Weng, Jeff, may kasalanan ako sa iyo. Sorry ha. Akala ko kasi bading ka. Sorry na, please. Sagot ni Jeff nang malakas na tawa. Ox lang yon, marami naman kayo nag-iisip niyan eh. Wika ni Weng. So, hindi ka galit? Sagot ni Jeff. Bakit naman ako magagalit sa love ko? Weng, nabigla ba kita? Wika ni Jeff. Sagot ni Weng habang ito ay namumula. Okay lang. Habang papalapit ang labi ni Jeff sa labi ni Weng, ay sambit nito. Okay lang ba talaga? Mabilis na sagot ni Weng. Okay lang, Jeff. Habang dahan-dahang pumipikit ang mga mata ni Weng. Matapos ang kanilang maramdaming pag-uusap at pag-amin sa nararamdaman, ay umalis si Weng sa bahay nila, Jeff. Di maitago ang saya at kilig na nararamdaman ni Weng. Abot-tenga ang ngiti ni Weng at paulit-ulit niyang dinarama ang kanyang mga labi. Di siya makapaniwala sa halik na natanggap niya mula sa mahal niyang si Jeff. Nagdaan ang mga araw na puno ng ligaya at pagmamahalan para kina Jeff at Weng. Lubos nang naiintindihan ni Weng ang kalagayan ni Jeff at bakit nito kailangan gawin ang mga responsibilidad ng isang babae. Panganay si Jeff sa limang magkakapatid. Siya pa lamang ang nagtatrabaho at ang mga nakababata niyang kapatid ay pawang high school at elementary pa lamang. Ang daddy ni Jeff ay mayroon na rin ibang pamilya sa Batangas. Ang mami naman niya ay isang teacher sa public school. Sideline ng mami ni Jeff ang magbenta ng pagkain gaya ng banana cake na binibake ni Jeff. Bagaman naiintindihan ni Weng ang kalagayan ni Jeff, ay nakahanap pa rin ito ng atensyon at oras. Isang araw, habang sila ay nakahiga sa sopa at nag-uusap. Love, ilang anak ang gusto mo kapag kasal na tayo? Wika ni Weng na may paglalambing kay Jeff. Pwede wag muna nating pag-usapan yung anak. Sagot ni Jeff na umiiwas sa usapang kasal. Ayaw mo ba magkaanak sa akin? Wika ni Weng na gustong magpaamo kay Jeff. Hindi sa ganun, love. Alam mo naman, marami pa akong responsibilidad sa buhay, di ba? Kailangan ko pang tulungan si Mami sa pag-aasikaso ng mga kapatid ko. Okay ba tayo doon? Wika ni Jeff na gusto nang tapusin ang usapan. Sige, love. Naiintindihan kita. Wika ni Weng na may pagtatago ng tampo kay Jeff. Umalis si Weng sa bahay nila Jeff na dala ang pagtatampo. Pagtatampong pilit niyang tinatago kay Jeff. Gusto niya may oras at panahon si Jeff para sa kanya. Gusto niya yung nakakalabas sila at nakakapag-travel. Gusto niya kasama niya lagi si Jeff. Mga bagay na imposibleng mangyari agad
dahil sa responsibilidad na nakaatang kay Jeff bilang isang mabuting anak. Dahil na rin sa kakulangan sa oras ni Jeff, ay di na ito nakakapagbigay ng sapat na oras kay Weng. Kalimitan ay pag-uusap na lamang sa messenger o kaya ay tawag na lang sa telepono. Isang araw habang nag-uusap sila Weng sa telepono, "Love, mansarin natin ngayon. Gusto mong kumain sa labas or manood tayo ng sine?" Wika ni Weng na halatang namimiss niya ng nobyo. "I love, pasensya na, nakalimutan ko. Sorry, love. Ganito na lang. Punta ako sa bahay niyo mamaya. Dala ako ng food, tapos manood tayo ng Netflix. Okay lang ba sa iyo yung gano'n na lang muna?" Wika ni Jeff na gusto ring bumawi sa nobya. "Sige, love. Wait kita mamayang 10 p.m. ha? For sure, settled ka na sa mga kapatid mo tsaka kay tita. I'll make sure worthy yung pagpunta mo dito sa bahay. See you later, love. I love you." Bakas sa boses ni Weng ang excitement dahil sobrang miss niya na rin si Jeff. Habang naghahanda si Weng sa pagdating ni Jeff, "Ma, okay lang ba yung tsura ko? Maganda naman suit ko, diba?" tanong ni Weng sa mama niya. "Okay lang naman, anak. Mukhang excited ka na sa date yun ni Jeff, ah." Wika ng mama ni Weng. "Oo naman, ma. Alam mo namang one and only love ko si Jeff mula high school pa. Tsaka medyo ilang araw na rin kami hindi nagkakasama na matagal, diba?" Sagot ni Weng sa mama niya. Lumipas ang mga oras at malapit nang mag-alas 10 ng gabi. Sobrang excited si Weng dahil nga ilang araw din silang di nagkikita ni Jeff. Ngunit, lumamig na ang pagkaing hinanda ni Weng. Wala pa rin si Jeff. Nawala na ang amoy ng pabangong inilagay niya sa kanyang leeg. Ngunit, wala pa rin si Jeff. Umabot na ng alas 2 ng madaling araw ang pag-aantay ni Weng. Ngunit walang Jeff na dumating. Walang text, tawag, o message na nareceive si Weng mula kay Jeff. Ano kaya ang nangyari kay Jeff? Bakit kaya di siya nakarating sa mansary date nila ni Weng? May masama na kayang nangyari kay Jeff? Abangan ang susunod na episode ng love story nating pinamagatang Love is Love.